Hello, hello, hello. Good afternoon, everyone. Welcome to Madhouse Song Hits. Kulitan with Cap Raymart Titong. Hello, everyone. Sana po ay magandang hapon nyo ngayon. Happy Sunday. Sana yung partner ko. Sana si Cap Raymart. May audio problem daw tayo kanina. Naririnig nyo ba ako? Cap? Hello. Parang na-mute ko ata kanina. Welcome to our second episode sa Madhouse Song Hits. Sino bang nandito dito? So, babatiin ko lang muna yung first viewer natin na si Miss Amor Amor. Eto, thank you Miss Amor sa pagsabing walang audio kanina. And we also have here Caitlin. Oh no, sorry, it's not Caitlin. Kitilin Casanova. Sana si Cap Raymart. Ito na si Cap Raymart. Baliktad data yung camera mo, Cap. Parang mas stiff neck ako dito. Hello, Amor. Hello, Lindy, kapatid. Hope you guys are doing well. Happy Sunday, everyone. Naghanga ata si Cap Raymart. Oh, excited ako sa guest natin ngayon. Ito yung isa sa mga paborito kong artist at saka band. Nag-iisa lang siya ata ngayon, siguro busy yung mga kasama niya. Now, ang artist natin ngayon ay walang iba kundi si pakilala mga Cap Raymart kung sino yung artist natin ngayon para ano, may excitement sa lahat. Sandali. Yung artist natin. Ah, sorry, unmute dito ulit. Wait lang ah. So, yung artist natin is all the way from Puerto Princesa, Palawan. And this 23rd is pupunta siya dito sa Maynila. Babalik siya dito sa Maynila. So, walang iba. Pakilala natin si Cap Joey Romasanta of Refeel Band. Ayan. Hello, Cap Joey! Ayan, ito yung isa sa mga guwapo sa Refeel Band. Hindi lang guwapo, maganda pa yung boses. Batiin mo sila Cap Joey sa mga nanood natin ngayon. Yes, mga nanonood dyan. Magandang tanghali sa inyo. Ako nga pala si Joey Romasanta from Refeel Band. Nandito ako sa Puerto Princesa ngayon. And magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali sa inyo, Cap. Kumusta dyan sa Palawan pala? Nandito ka na ba sa Palawan or sa ano? Nasa Manila ka na? Pabiyahe ako sa Manila itong 22. Itong Tuesday. Tuesday pa lang. Alright. So may mga plano ka ba sa Manila na anong mga na-expect nila sa in the coming days? May mga ano ba mga show doon? Meron. May mga naghihintay na show. Pero kung sakali, ipopost ko siya sa Facebook ko. Kung mga gusto malaman ko saan ako tutugtog or magpe-perform. Ayun, bago tayo mag-upisa, Cap, ano muna na yung sa mga viewers natin ngayon, yung Facebook page mo kung saan natin mapapanood ang Refeel Band at saka si Joey. Actually, wala pa kami page . Gagawa pala kami pagbalik ko sa Manila kasi nabura yung page namin before. So, kung sakali, right, ipopost ko. Pero may personal Facebook ka naman, di ba? Or mga social media. Kumbaga. Add lang nila ako sa Joey Pecson Romasanta. Same rin sa YouTube ko, yun rin lang makikita. Hanapin lang nila yung pangalan ko yun. Makikita right. Na nila. Now, Cap Raymart, explain mo kung anong gagawin natin ngayong hapon. Kaya nakaka-excite eh. Bago natin i-explain yung gagawin, is ano, shoutout muna tayo dun sa mga ano. Hi boss, nandito si boss ngayon. Ano, oy, hello boss Rani. Ito din si Cap Marty. Cap Marty, yung Soul Food Duo, yung Kitty World, pati yung ano, yung mga Zumba Yawaks natin nanonood sa atin ngayon. So, yeah, ang gagawin natin is ang gagawin mo lang is ituturo mo lang yung mga kanta sa amin. Kung ano ba yung mga according ginamit, kung ilang according gagamitin sa kanta. So, ano ba yung mga songs na ituturo mo ngayon sa amin? Ituturo ko yung Pag Ako'y Tumanda, Lipad, and Iyo Lamang. Right. Ang ganda. Tatlo dito. Sulit ang hapon natin, Cap Raymart. Sulit na sulit. But bago natin bago mag-educate sa atin si Cap Joey, aba na may kakantahin niya yung Pag Ako'y Tumanda muna.
at makikinig tayong lahat. Pwede ba yon, Cap Joey? Si Dave kasi ang kumanta nun. Ah, si Dave. Kasi pwede bang magpapatutog na lang muna ako. Oh, it's okay sa'yo. Okay lang. Oh, sige. So, magpapatugtog muna ako ng unang kanta na ituturo sa atin ni Cap Joey. Ang ito yung pinamagatang Pag Ako'y Tumanda. Napakagandang love song talaga nito. Hindi katunay na OPM lover pag hindi mo to na-appreciate. So, sandali lang muna at ipo-pull out ko yung video. Batiin mo rin okay. Yung Cap Raymart yung mga nanonood sa, ano, sa YouTube channel natin. Oo. Mega shoutout nga pala kay Miss Suzuki Isang na nandito ngayon. So, yun. Yung mga nandito ngayon sa ating live, mostly ano, mga taga PT World pati Zumbayawax po eh. So, mega love yung shoutout sa inyo. And shoutout sa iba pa. So, here it is. Right. So, again, sa mga bago lang na nanood ngayon, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to the Madhouse Song Hits wherein ituturo na ngayong hapon ni Cap Joey ng Refeel Band ang mga sikat nilang kanta. So, stay tuned guys. After this, magsisimula tayo sa pagtuturo ng Pag Ako'y Tumanda at ihanda nyo na yung mga gitara nyo. O kung hindi man, kung hindi kayo marunong mag-gitara, ihanda nyo lang yung mga boses nyo at makisabay tayong kumanta. Alright, so stay tuned. I'm gonna play the first song now. Alright. Sorry, ulitin ko lang kasi wala daw audio. Back to the very beginning. Hang on, may problema sa audio natin, Cap, ah. Sandali lang, ha. Fi-fix ko lang. Okay, ulitin ko lang muna. Sorry sa mga nakikinig natin ngayon. Ito talaga yung live. Ito yung live, Cap, di ba? Yes, totoo. Ito nga na technical difficulties talaga pagka-live, eh. Oh, ito yung live. Sandali. I-share ko lang muna din. Tama naman yung pagka-share ko. Okay, subukan natin ito. Pag hindi pa rin ito, may problema siguro sa ano ko. Okay, let's do this. Try lang, okay?
Okay na ba? Wala pa rin po eh. Para gusto atang ilalive to ni Cap Joey ah. Parang, parang ayaw, parang ayaw ata Cap ah. Parang pagbigyan tayo ni Cap Joey atang magano eh, mag-live ata dito. Ano Cap Joey? O ituturo mo na lang ba sa atin or ano? Ayan, maraming nagre-request si live performance na daw po. Sige, to okay, try daw ni. Si Dave talaga kumakanta nito. Ako gumawa ng kanta before nakakanta ko eh. Pero nung kinanta niya na, sabi ko parang ayaw ko na siyang kantayin. So, pero ito try ko ka kayo. Ah, sige. Try ni Cap Joey. Go ahead, Cap Joey. Pasensya na at medyo paos sunod-sunod rin yung tiktok. Pag ako'y tumanda, dyan sa piling mo, makakasabay iingatan mo. Kung di na marinig mga sinasabi mo, sasambitin pa ba na ako ay mahal mo? O aking sinta, kung di na magbalik sa aking isip ang mga nakaraan at ang bawat sandali. Paalala mo ba, di magsasawa, ulit-ulitin pa ito aking sinta pag ako ay tumanda. Kung di na marinig mga sinasabi mo, sasambitin pa ba na ako ay mahal mo? O aking sinta, pag ako tumanda dyan sa piling mo, di na makakita, hindi na makadama sa aking pag-imbing. Ikaw ba'y nandyan pa rin? Mapapangako mo wagas na damdamin, o aking sinta. Pag ako ay tumanda, you know. Ay, sana ako yung kumanta niyan. Ang sarap ng bo, ang lamig ng boses, Kape. Oh my, good luck. Balat-balat pa yung boses. Balat-balat pa yun doon, Kape Mart. Ano, naniniwala ka ba? Balat-balat pa yun. How much more pag walang, wala hindi pa os? Why? Grabe. Nakakaingit, ano? Nakakaingit, sana ako sumulat niyan. Ito yung talagang... Kasi talaga sa Manila ko lang. Sa Manila talaga si Dave at si Jet. Doon kami nagkakalala sa Manila. Kaya ako lang ang taga rito sa Palawan. Ah, si Dave pala taga Manila. Hindi, akala ko both kaya taga, oh, ano, taga Palawan.
Pati si Jet, yung kasama namin sa Refeel band, si Jet. Manila talaga kami before. Pero ako taga rito ako sa Palawan. Nababakasyon-bakasyon ako rito. Dito nag-stay. Kailan pala nabuo yung Refeel band, bro? Kailan nabuo yung Refeel band? Kung hindi ako nagkakamali, mga 2007. 2007, 2006, nabuo siya. Ama, 2007 niya, tama. 2007. O paano kayo nagkakilala? Sa ano ba lang? Sa isang gig bar? Or paano, paano nabuo yun? Si Jet kasi, matagal ko na siyang kilala. Keyboardista ko siya dati sa isang banda namin. Full band kami dati, mga R&B, mga tinutipig namin eh. Mm. Tapos, si Dave naman, nakilala ko siya nung mayroong Battle of Acoustic. Isa siya sa judges room na nag-judge sa Battle of Acoustic. Kami ang nanalo ron. Iba pa yung kasama kong singer. May kasama kong singer na babae. Nanalo kami. Tapos doon nakilala ko na si Dave. Tapos narinig ko, sabi ko, ganda ng boses nito. Kaya pinagplanuhan ko talaga siyang mahatak ko sa kagrupo niya dati. Kaya nakasama ko siya. Kaya binuo ko yung apat kami before. Ako, si Dave, si Jet, tapos yung isa kasama namin, namatay kasi yun. Halos pagkakaidarang kami. Mm. Doon na buo yung Refeel. Napaka, yun yung sinabi na pag-artist ka talaga, maganda yung ear mo. Alam mo yung kung anong babagay sa ano mo sa sound mo eh. Kaya right match taga si Dave sa mga musika mo. Kayong dalawa talaga match na match. So kaya walang duda na yung mga gawa niyong kanta, napakaganda talaga yung para lalo na pag nag-harmonize kayong dalawa. So unang pagrinig ko itong pag-acquire tumanda, wala, instantly, I was hooked. And no doubt kaya nag-number one ito sa Madhouse Music noong mga nakaraang buwan. So congratulations pala sa iyo. Kailan niyo naisulat itong Pag Ako'y Tumanda, Cap Joey? Nasulat ko to 1998 pa. Tagal na, sa Bacoon pa ako nakatira noon. Meron ako nakasama akong dalawang matanda sa bahay. Yung lolo kasi is bingi na siya. And yung lola is ulyanin siya. So talaga nakita ko talaga yung pangyayari. Nakita ko yung sweetness nilang dalawa. Kaya yun, napakuha ko ng ballpen at saka papel. Sinulat ko yung kantang Pag Ako'y Tumanda. Actually, iniisipan ko siya dati ng chorus, pero hindi ko na siya nagawa ng chorus. Kaya ganun na lang yung naging story ng kanta niya. Para lang siyang lahat ng kansa. Wala siyang chorus. Nung ginawa mo ba ito, melody lang ba yung una or lyrics yung nauna? Lyrics. Actually, pag gumagawa ko ng kanta, nauna yung lyrics or depende rin eh. Minsan yung melody bago yung lyrics. Minsan naman yung lyrics. Pag may naisip akong kakaibang lyrics, yun na. So wala kang preference or may preference ka talaga. Mauna yung lyrics muna tsaka ano. Kasi minsan ako, pag nagsusulat ako, nauna yung melody. Tapos lalapatan ko na lang ng lyrics. Ano ang preferred mo? Ako, baliktaran. Pero mas prefer ko yung ganun. Yung melody muna bago yung lyrics. Pero yung ginawa ko yung Pag Ako'y Tumanda, nauna talaga yung lyrics niya. Sabi ko, nababanggit ko na siya, hinaham ko na siya. Kaya nung kinanta ko, nailagay ko na kagad yung words niya. Mm-hmm. Ano ba yung nauna, yung chorus or ang verse ang ano mo? Nauna talaga sa pinaka-umpisa. Ganun na pag nagsulat ako dere-dere. Kasi parang majority sa kanta ko nauna yung ano eh, nauna yung chorus eh. Yung parang doon ako magsisimula minsan and then lalapatan ko na lang ng verse. Ikaw ba ka Praymart, ano bang preferred mo, lyrics muna or ano? Chords or melody? Parang ano, sa akin kasi yung mas madalas na nauuna is ano, melody muna tapos tsaka ako lalapatan ng tono. Vice versa din nangyayari yung ano, yung lyrics muna nauuna kaysa sa tono. So it depends on you kung anong mauuna mong gusto. Mm. Nga pala, yung Pag Ako'y Tumanda, ilan bang chords nito, Cap, all in all? Sa hindi pa lang sa ano, sa verse, ilang chords? Sa chorus, ilang verse? Sa
6 siguro or 7. Kasi meron so, siya ano nga. Lang, yung parang inaano mo lang, nirotate mo lang yung course na 6 chords na yun. 6 chords. Yan. Tapos, oh, sige. Tanguli stanza niya may nagbago lang ng konti. Right, okay. Oh, sa mga so, wala pang, so wala pang mga guitar dyan, ihanda nyo niya yung mga guitar nyo at saka sa hindi pa, wala pang hindi pa natutong mag-gitara, pwede din itong balikan itong video na to. Nandito, nandun, naka-upload dito sa, ano, sa Facebook at YouTube channel natin. Okay, Cap Joey, magsimula tayo sa, ano, sa unang lapat ng chords o pinakaunang chords at unang sa verse muna. Handa ko na munang yung gitara ko din para masundan ko kita. Okay. Kasi angat mo rin yung konti yung, ano, yung chords mo. Aya ay yung gitara. Yan. Sa gustong mag-cover nito, mag-aral na kayo at napakagandang kantang awitin ito. Alright, makikinig muna tayo kay Cap Joey. Dali ang pinaka-intro ko sa kanya kasi nagbilang ako rin sa umpisa eh. Kung maririnig niyo yung pagkaka-record namin. Meron akong bilang 1, 2, 3, tapos... Nauna itong D string and then G string. Tapos naghanap ko ng A. Tapos open na B. Drum G. So G, pumuntang C. Major 7 ako. Nag G major 7 muna ako. Yeah. Okay. Tapos C major 7. Okay. Tapos pababa ng A minor 7. Mm-hmm. Tapos nag-bass ako ng A minor 7 over G. Okay. Tapos D over F sharp. Okay. Sa mga hindi nakakalam nito, sa mga basic lang ng mga chords, ito yung mga tinatawag yeah. mga ano yung mga 7-7, mga nasa ano na ito. Ito yung mga jazzy chords, di ba? Cap. Mga sweet sounding chords. Mahilig kasi ako sa mga major 7 na chords. Ulitin ko ah. Ah, sige, sige. Pwede mo rin siyang gawing D lang. Pero kasi ako nilagyan ko siya ng bass na F sharp. Okay. Subukan ko una, Cap. I-try ko lang. Basta G, E minor, C, tsaka D. Diba? Mm-hmm. Yun yung sa mga major chords is G, then C, then A minor, then D. Yan ba yan? Sige. Yan ba yun? Okay na. D and G. Okay. Yan. Tapos. Ano yung major 7 siya? Baba siya. Tapos mababa. A minor 7. Okay. Tapos over G. Over G. Dito. Oh. Tapos B over F sharp. Yan. Okay. Sundan mo ba ka, Premart? apat na chords. Excited ako eh. Sa apat na chords sa verse. Okay, subukan ko ulit. Di ba? Yes. Yan ba tama ba? Tama, tama siya, tama. Yan yung ano, yung chords ng verse lahat. Pabalik-balik lang yun. Sige, sabayan mo nga ng anong kanta ka ng verse yung using that chord.
Okay. Sabi intro pa lang ito halos. Pero ganun rin ginamit kong verse niya. Nag-apoy kumanda G just sa feeling mo. Ganun na yung verse ulit. Nakasama iingatan mo. Ayun, unang verse niya. Tapos ang plucking niya isa pababa lang rin halos lahat. Pababa lang siya halos lahat. Okay. Yan yung talagang weakness ko kasi ang yung pag nagpa-plucking ako, dalawang kamay lang ginagamit eh. Hindi ko na ginagamit itong ring finger ko. Ikaw ba ka, Primart? Pag nagpa-plucking ka. Actually, aaminin ko, kainaan ko tagal talaga yung plucking eh. Oh, fingerpicking. Okay, kantahin natin, Kapre Mart. Pwede mo bang kantahin, Kapre Mart, using the G chord, C, A minor, tsaka D. Si Kapre Mart naman. Ay, C, G. G, C, D, A minor, C, minor, then D. Da 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 da. Da 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 da. Apat na bilang muna siya sa G. Apat na bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ganun, apat lang siya na bilang sa G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taga-apat. Subukan mo. Ang hirap. Taga-apat lang. Pag ako'y tumanda, into mo na. G. Then C major 7. Takbo sa A minor. Over G. Then pag ako'y tumanda, ano tawag? Tapos baba sa piling mo. Yun. Mag-aasa bang iingatan mo? So, pagkatapos niyan, anong call sa? Yan na, yung yan na. Parang refrain niya halos. Kundi na marinig. B minor. Kundi na marinig mga sinasabi mo. Tapos E minor. Sasambitin pa ba? A minor. Tapos balik. Ako ay mahal mo. O aking sinta. Balik ulit sa intro. So, refrain niya. B minor. B minor, you say? B minor 7. B minor. 2, 3, 4. B minor. Yeah. B. So, tapos A minor. Taga-apat siya. Yun yung bilang niya. Now, bago tayo mag-umpisa sa ano, Capre Mart sa refrain, batiin mo muna natin yung mga nandito. Ikaw, Capre Mart, batiin natin. So, mega-shoutout nga pala kay Miss Nicey Jan, si kay Boss, na narito ngayon. Uy, si Kapsani, nandito rin pala. Hello, Kapsani, Sister Sani. O subukan natin si Sister Sunny magsampa dito na magturo ng mga kanta niya din. Magaling dito, magaling basta mga taga Palawan magagaling. Ray Abrea, Cap Joey, Princess Sunny. Okay, Capri, nakuha mo 'yon, yung refrain. B minor, E minor. Sige, daw ikaw. Da 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 da. Tapos pabalik siya ng G, di ba? Ah, balik siya sa intro. Di ba? Kuha! Doon sa record na. Dalawang beses ginawa yung intro rin sa after ng stanza. Okay. Yun. Tapos ulit.
dropout. Dalawang ulit. Okay. Tapos sa second verse siya. Na naman. Then second tapos verse. Second verse niya, ganun na rin yung chords niya, same nung una. Alright. Gotcha. Magaling sa aking isip ang mga nagaraan at ang bawat sandali. Aalala mo ba di magsasawa ulit-ulitin pa ito aking sinda at ako ay tumanda. Tapos balik na naman sa instrumental niya. G, G major 7, C major 7, tapos added na siya, added part. Okay. Dalawa bang ginamit na, ano, dalawang gitarista nyo dati, di ba? Ang nag-adlib niyan, yung kasama namin, yung isa doon sa video, siya talaga nag-adlib ng part na yon. Meron pa ba sila sa sa grupo na to ngayon, o may iba-iba, may kanila-kanilang grupo na sila? Kasi hindi na po na sila nakita sa ano, late videos. Oo, may mga business kasi sila. So, ang nakatutok lang halos sa paggawa ng video nung huli, ako sa kasi Dave. Dahil si Jet noon, busy rin yung nag-beatbox sa amin. Kaya sabi ko, kung hindi makakatulong ng time na yun, hindi ko rin ayoko rin ma-storbo si Jet dahil nga nakatutok siya sa pamilya niya ng time na yun. Sabi ko, dalawa na lang muna kami ni Dave. Kaya nag-joy yan. Diba, nakita mo yung mga live stream nila Kapraymart na tatlo sila. Kahit na tatlo lang, ang solid pakinggan, di ba? Totoo. Yung ano, nag-bees pa nga sila nun eh. Nag-costume pa nga sila nun eh. Napanood ko yung video. yun yung gabi na ano, tinawag na Rambutan Day. Ano, Rambutan Nights. Oh, that's okay. Batiin natin alert si Marites sa Aben Bermejo. Salamat sa pagsampat at pakikinig ngayon. Kapraymart, di ba may mga pakulo tayo ngayon bago mag-halftime? Oo. So, bago tayo mag-halftime, meron tayong ano palaro. So, meron tayong 10 winners na tigwa 150 pesos. Oh, so better stick around, guys. May mga games kami later on. It's a simple game. It's just simply typing the answer. Ug sino yung mauna, then mananalo ng GCash. How simple is that? Tinuturuan pa tayo ni Cap Joey. Hinaharanahan pa tayo. At the same time, natututo tayo. And nananalo pa rin tayo. Ito yung kagandahan sa Madhouse Music. Kaya subscribe na kayo sa YouTube namin at saka Facebook. Sige, ulitin natin, Cap Joey. Kantahin ko lang ha. Correct me if I'm wrong. Sige. Ako'y tumanda dyan sa piling mo, makakaasa bang iingatan mo? Kung tama ba? Bike sa kolo. Tapos din. Dalawang beses. Dalawang beses. Then D. Balik sa aking isip. B minor. E minor. A minor. A minor over G. Tapos D over F sharp. Instrumental left. Then sa yung chorus ay yung ano niya, yung adlib. Patuloy pa rin yung rhythm niya. Stanza chords na yun. Stanza chords yun. Okay. Yeah.
bumalik lang yung intro sa kayo. Then balik sa ano? Tapos chorus, ano niya, refrain. Bridge. Hindi na marinig mga sinasabi mo sa sambitin na tang. Ganun yung chords. Yeah. B minor, E minor, A minor 7, tapos D. Okay. Tapos ako? Sa sambitin. Ako ay mahal mo. Oh, aking sinta. Tapos instrumental. Tapos mag-change tapos, key. Change key na siya. Sa saan mo nag-change key diyan? Anong course niya? Pumunta na ako ng half lang naman ang tinaas niya. From G, nag-C sharp siya. Ang bago siya lumipat, nag-instrumental ako ng G. Tapos G major 7. C. Tapos ano yan? Ano course yan? D7 siya. G7? In-open ko lang siya. Naka-open lang siya. Yan. Anong fret yan, Cap? Anong number? 6 ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fret siya. 6. Parang ganyan. E-flat 7 siya. E-flat 7. Pero, okay. Inuha ko lang siya ng isang buong ganon. Para lang nakakapo. Para nakakapo lang siya. Para hindi nakakapo lang. Itong, hindi kasama yung 6th string. Okay. Naka-mute siya. Pagkatapos niyan? Ganito siya, di ba? After nung refrain, aking sita, tapos di ba instrumental? Tapos si, tapos akat-akagat siya sa, ito na siya umangat. Ayun siya. Aga ko'y kumanda, makatak sa G-sharp. Diyan sa piling mo. Okay. Ano na ako, G major 7, tapos C major 7, G sharp major 7, tapos C sharp major 7. Okay. Tapos, from C major 7, bumaba ako ng C minor, pababa ng B flat minor 7. Okay. Tapos ginamit ko lang itong hililiit para abot na. Mag-stretching muna sa mga fingers niyo, baka mabali. So parang bumaba, descending lang, nag-descend. Di ba? Okay. Pag ako'y tumunda, dyan sa piling mo, di na makakita. Ganyan siya. Di na makalama. Ayun, better is ayun. Pwede siyang ganito. Ginawa ko siyang ganito kasi mas madali sa akin. Yan. Handali ha. Alam mo yung kapli, parang natatawa ka na yan ha. Anong kapli ko doon? Yan yung challenge dito sa mga nagka-cover nito pag mag-change key na. Pag ano? Pag ako'y tumanda dyan sa pili. Ano ba? Alam ko kasi rin sa record namin, kung hindi ako nakakamali, pagtaas niya rito, nagkapo na ako rin eh, nakakapo ako, doon sa recording. Okay. Pero nung pag nila-live namin, talagang bagsak ako rito sa naka... Okay. Kaya yun yung mahirap. So, yun yung yun yung gamit sa kapo. Remember, Cap, Education 101, pag wala kayong mga kamay or bago pa lang kayong nagsisimula pa kayong nagigitara, napaka ano ng kapo, instrumental. Napakalaking tulong. So may kapo din ako. Kapag may singer ka na mataas ang boses, pwede mo lang i-adjust sa kapo. Yan. Same third kasi, naman kung kasi sabi daw yung nung iba ba, pag ano, yung mga professional lalo na pag mga rakista, na pag magkakapo ka daw, hindi ka daw marunong mag-gitara. Hindi naman ako naniniwala. Ganun, ako nga may kapo eh. Ang sa inyo lang, longevity sa pag-play, playability ng gitara mo, nag-i-enjoy ka eh pag hindi ka nahihirapan. So, yun yung purpose ng kapo. Kaya wag kayong, learn how to use it and take advantage of it.
marami ring artist talaga gumagamit ng kapo. Oo. Oh. Sige, Kaprimar, subukan mo yon. Pag ako'y tumanda, pag ako'y tumanda, dyan sa piling mo. Oh, yan. C minor. F minor. B minor. Okay. Ikaw nga ka-primer kung kaya mo yun, yung nag-change key. Then ulitin natin sa simula. In one more time. G ano? G-sharp. G-sharp. Tapos G-sharp major 7. From G-sharp. G-sharp siya. Ano ko ba mapapakita nga? G-sharp. Tapos major 7. Tapos C major 7. Dito. 4, 6, 5, 6, 4 ulit. C sharp major 7. Tapos C minor, B flat minor, B flat minor over G sharp. Tapos E flat over G. Pwede rin siyang dito mo lang kunin kung simple lang. Simple ano natin. Sa E flat. Ito E flat. Yan. Siya, hello, yay, bait, taray. Oh, nakakatuwa talaga pag ang nagtuturo ay napakagaling. Kaya pay attention tayo, guys. Ikaw nga ka, Primart, kung subukan mo nga ikaw mag-isa, yung sa pag-change key na. Paano ba yun? Nakakalimutan ko yung ibang accordion. Ang gagandahan nito may replay, di ba? So, na pagkatapos nito, replay na lang natin itong video pagkatapos and then magki-cover natin na sa one of these days ka Premart. So, kumbaga G-sharp ito. Sa change key is nagdi-D-sharp. Pag ako'y tumanda, G-sharp. C-sharp major 7. Then bumaba sa C minor, da 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 da, B flat minor, da 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 da, C minor, da. Magganyan ba hindi kap? Pero pala akong nakalimutan ituro. Ano yun? Sa aking pag-imbi, ubay na dyan pa rin, nag-ano siya, piano si ano? Naga C7 sustain. Dito sa part na yun, 'di ba? Pag ako tumanda, just sa feeling mo, hindi na makakita, hindi na makadama sa aking pag-imbing. Ikaw ba'y nandiyan pa rin? Ganun ang ginawa. Basta magsa-slide siya. Magsa-slide. C-sharp 7 sustain. C7 sustain. Tapos tumakbo ako ng C over E. Bali, tumakbo yung bass niya. Ang tinamaan niya kasi from C7 sustain
si Seven Sustain siya. Mm-hmm. Kinuha ko yung si Rito sa baba, tapos nag-base ako ng E. Sandali ha. Si T siya, tapos nag-base ako ng E. Tapos meron ako ng favorite fifth note. Kinuha ko yung dito ilalim. Second string. Okay. Ayun pala, nakalimutan ko ituro kanina. Ah, gotcha na. Ayun yung pagbabago niya. Okay. So ni magini ni kawain ng jumpari. Pagsak sa F9. Wakas na damdami. Tapos intro, fade na siya. Ayun. Kuha mo ka, Primark. Ulitin natin yung sa susunod na ano. Sa pag masasave natin itong video na to. Okay, batiin muna natin yung mga nakikinig ka, Primark. So, may ka-love shoutout nga pala sa mga nandito kay Yeye, kay Taray. Si Tatay Sky Biscocho nandito din sa atin nanonood. Si Miss Marites. So, yun. Sa iba pa na narito ngayon, magandang house sa inyo. At sa mga nanonood sa YouTube channel namin, I think handa na tayo sa fourth quarter at palaro natin ka, Primark. May mga 10 million viewers tayo at ata ngayon. Ano sa tingin mo? Yes. Pahinga mo na si Cap Joey na. And then ituturo na yan ang susunod na kanta na Lipad. Lipad. Ano? Okay ba yun, Cap Joey? Okay yun, okay. Okay. Lipad. Half time muna tayo sa ano, sa lesson. Palaro muna tayo. Mm-hmm. Alright. So, ito yung ano namin, pakulo. So, i-ano muna natin yung pakulo natin ka, Primark. So, mag-show ako dito ng mga images. And then, kung sino yung makakahula, kung sino yung nasa image na yon, mananalo ng GCash. 150 pesos. Ato na si Ka Pablo, advance yan? Advance itong mag-type. Nasaan na ba si Kap Melissa? Again guys, 150 GCash sa bawat image na mahuhula nyo. So ipapop up ko lang sa screen. And at the count of 5, pabilisan na lang ng pag-type. Okay? So this will be the first image. Sana si Kap Raymart, parang si Kap Raymart tatay naghanda din ng cellphone niya eh. Tignan mo lang kasi ako na no, ng pen and paper para sa mga mananalo, baka makaligtaan. Alright, okay. So are you ready for the first image? Again, 150 GCash, okay? So hulaan nyo lang tong nasa screen na isushow ko at the count of 5, okay? Handa na bang lahat? Handa na ang lahat ata. Okay. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Hulaan nyo kung sino sila. Hulaan nyo kung sino sila. Kilalang kilala yan. Ayan na. Hindi natin kung sino mauna. Sino itong mga taong ito? Dapat kumpleto. Dapat kumpleto. Hindi i-accept yung ano, hindi kumpleto ha. Hindi kumpleto yung pangalan. Oops. Dapat kumpleto. O, ito yung sagot ni boss. O, apo daw. Ito naman kay Kap Pablo. Apo hiking. Parang may kulang pa ata. Kulang pa. Kulang pa.
Apolinario yung mabini na sabi ni boss. Apolinario yung mabini. Wala pa nakakuha eh. Ito na yun, si Rico Gipurno Apo. Yay, wala lang. Grupo ang pina, grupo ang ina natin ha. Ayun, may nanalo na. Si Kapablo. Yun, Kapablo. Ito yung Apo Hiking Society. Hindi Apolinario Mabini Hiking Society. Natatawa ko sa natatawa ko sa sagot ni boss. Ito? Apolinario Mabini Hiking Society. Sabi pa ni boss. Nag-insist pa si boss. So sabi ni boss ito. Yan talaga yon. O baka iba yung napakinggan namin na grupo boss. Ito yung talaga yung original Apo Hike Apo Mabini. Yan daw talaga ano yung pangalan ng ano ng art ng grupo nila. Ganun ba talaga? Hindi nga. Galing okay. Daw, eh. Galing daw si boss. Natatawa ako sa sarili ko. Oh my goodness, Grace. Real name nga nila. So meaning si sinong nanalo dito, si boss or si Kapablo? Si boss ang nanalo. Ngayon ko lang nalaman, boss. Thank you for letting me know. Oh my goodness. Ang akala ko lang talaga wala yung ano eh, walang meaning yung Apo. Alam mo ba 'yon, Cap Joey? Ang alam ko rin lang Apo eh. Wala nang ikaw, Apo rin ang alam ko eh. Oh, sabi ni boss dito, the original is Apolinario Mabini Hiking Society. Uy. Dahil salamat sa trivia, boss. Dahil ang mentor ko ay si Danny Javier and Jim. Ayun. Sinong nananalo dito? Si boss o si kasi Kapablo? Parang sino bang nauna na gano? Kasi dalawa tanggap. Hindi ko alam natin. Eh. Hindi ka lahati. Ayun, pabigyan na lang si Kapablo, boss. Ano, boss? Bigay na lang kay Kapablo, boss. Bigay ka pa naman kay Daddy P. You know, shortcut Apo is the shortcut. Oh, yun, tama naman sinabi ni boss. Ayun pala yun. Thanks for letting me know, boss. Akala ko talaga nagbibiro ka nun. Rick Segreto was also a part of it. Anong among trivia talaga. Ito yung kagandahan ng Madhouse Song Hits na may nalalaman tayo dito sa mga OPM natin. So, yun. Sino na lang sa unang game? Oh, sabi ni boss, akin na ang tama pero kay Kapablo na ang prize. Oh, tama naman din. Tama naman nga yung sagot ni Kapablo. Ayun. Thank you, boss. Thank you sa trivia. Cap Joey, influence mo ba rin ang ano, Apo Hiking? Oo, may mga magandang kanta sila na nagustuhan ko rin talaga. Basta maganda yung mga talaga sinulat nila kanta. Ang nagagandahan ako sa harmony nila talaga. Tsaka sa mga meaning na mga kanta nila din. I miss OPM. Now, this is the next image, guys. Next image tayo. Next image tayo, okay? Baka may malalaman naman tayo dito. Kapablo, ikaw yung unang nanalo. So, ito next image. Ito yun, OPM icon din tong taong ito. So, again, 150 GCash, okay? So, let's try it. People, at the count of 3. Andito na si Sis Melissa, oh. Handang-handa na yung ano niya. Yung mga galamay niya. Okay. Pabilisan mo type to. Pabilisan ito ha. 1, 2. Dapat kumpleto yung name, okay? Hindi lang yung ano, yung mga ano nila, alias. Okay, 1, 2, 3, 4, and 5. Ayun, sino siya? Ayan, sino siya? OPM legend din yan. OPM legend din to. Hirap yan. Hirap nito. 150 GCash. 150 GCash. Kasi, on, oh, diba? February pa lang ngayon eh. Ang bilis talaga ni Sis Melissa, no? Nahuli ka lang ng 0.5 seconds, boss. May mabilis na kamay dito. Oh, ito rin sagot ni Yang Yang, April Boy. Tama.
April Boy Regino, pero ang nauna ng 0.5 second is si Cap Melissa Corpus. Thank you, Cap. 150. Now, the next image. May trivia ka ba kay, ano boss, kay April Boy Regino? Baka may matutunan din kami. Okay, so next image. Ito yon, legend din to ng OPM. Nakakamiss din tong taong ito eh, pag nagpe-perform. Napakagaling nito. So this is our third image. Five images lang ang iano ko ngayon muna. And then proceed tayo sa lipad. Okay, at the count of five again guys, pabilisan ng kamay. 1, 2, 3, 4, and 5. Sino siya? Sino siya? Sino tong gwapong ito? I miss this guy. Mahabang kwento daw sabi ni boss kay April Boy Rito. Miss na lahat ng tao yan. Oh, may nanalo. Ito, si Rico J. O, sino ba nauna? Ilba. Si Cap Melissa ata ah. Cap Melissa pa rin. Ang bilis ng internet ni Cap Melissa, no? Yan ang kaya yung BPS ang internet ni ano, Cap Melissa. Oh, ang bilis. Oh, ito yung mga kasagot ni Dave. Then, hi, shout out to Dave, Justin, Rico J. Puno, kay Yang Yang, Rico J. Puno, kay Cap Pablo, Rico J. Oh, dami ko kwento kay Rico J sa amin ni boss. Oh, ikukwento ni boss yan nung ano sa live. Kaya manood kayo gabi-gabi ng live stream. 8 o'clock ng gabi. Sabi din na ni Yeye by Taray, Rico J. Puno. Hindi Puno. Puno po, hindi Puno. Okay. Alright, next image. Next image. Ito, sino, so, sino? Meron ng dalawa kay Melissa Corpus, tapos isa kay Daddy P. Yep. And ito ang next image natin at the count of 5, 1, 2, 3, 4, and 5. Sino sila? Ayan. Sino ito? Ayan. Kilala ng lahat ito, ata. Sabi kilala nila, madamot daw yung mga artist na yan eh. Ganun ba? Pero legend daw, kinakanta ng mga biritero yung mga kanta nito eh. Ay, nako, kilala niyang yang ito. Ages. Ito yung ayaw ipakanta yung bago kanta nila. Si Yang Yang. Congratulations, Yang Yang. Ages Band. And our last image. Ano sabi ni boss? Okay. Akala ko ito. Augies. May galab sa ito. Nga pala kaya, no? Sir Daniel Cruz. Nandito ngayon. No? Nanonood hey, sa atin. Cap Daniel. Susunod na guest ka namin ha. Wag kang magano, mag-refuse. So last image before we proceed to lipad is itong image na to. Sino itong mga taong ito? At the count of 5, 1, 2, 3, 4, and 5. Sino sila? Sino ito? Sino? Uy! Mga millennials, kilala yan. Millennials, oh, kilalang-kilala to ng mga millennials. Kilalang-kilala to. Kilala mo to, Joey, na gig mo ba sila? Nakakasabayan mo ba sila? Hindi ko sila nakasabay before sa Manila. Pero, idol ko yung mga yan. Yun. Oh, nanalo si Cap Melissa pa din. MYMP. MYMP. Oh, di ba make your mama proud yan yung MYMP? Oo, oh, make your mama proud. Oh, yun. So congratulations sa five at tatlong nanalo ngayon. First five images. First five, so the next, before mag-end ang show, iko-continue natin yung palaro natin. Okay guys, alright. Well, back to our segment, ang pagtuturo ni Cap Joey. Ano namang historia ng next song mo, Cap Joey? Ang lipad kasi nagawa ko siya, nasa Manila ako. Dala siguro ng problema, naisulat ko yung lipad. Historia kasi siya ng parang sinasabi mo, sana nagawa ko ito noon. Sana hindi ganito yung
naging trabaho ko or pinagdadaanan ko ngayon, kung nagawa ko lang ito noon mga bagay na dapat kong ginawa dati. Ayun yung istorya ng lipad. Okay. Mm-hmm. So, meron siyang konting pagsisisi na gusto niyang balikan. Kung pwede lang balikan lahat at baguhin lahat, babaguhin niya. Ah, yun pala yung meaning ng kanta. Ang ganda ta, kaya may mga ganito dapat na ano eh, may kaya gusto kong mga ganitong mga segment na malalaman natin ang mga istorya ng bawat mga kanta. Kaya yung kalina pag ako tumanda, nakikita daw ni Cap Joey yung ano, real life story ng dalawang yung matanda. Na ito naman. So saan ito mo 'to naman ginawa, Cap Joey, sa kwarto, sa anong sa place mo 'to ginawa? Kwarto. Ito na una talaga yung ano nito, yung chords niya mismo bago ko nagawa yung kanta. Okay. Pwede mo bang sampulan kami ng isang verse tsaka chorus yan ng lang ng lipad tsaka ituturo mo rin pagkatapos. Okay. Okay, well, gonna listen guys. This is Lipad by Cap Joey of Refeel Band. Shout out sa mga nandito kay Cap Daniel and Yang Yang and sa mga nanonood sa atin ngayon. Sa mga YouTube channel, sa YouTube channel natin. Okay, go ahead, Cap Joey. Ito yung Lipad. Gusto kong lumipad palayo kahit saan at balikan ng mundo saan nagkamali. Gusto kong mapagpad palayo kahit saan harapin ng mundo saan nagkamali. Gusto kong gumawa ng bagay na hindi ko nagagawa. Gusto kong harapin ang pangarap kahit na ako ay madama. Gusto kong malaman ang lahat kung di ko naaalam. Gusto kong umangat ng kay taas, maabot ng inaasam. Gusto kong lumipad palayo kahit sandali, balikan ng mundo saan nagkamali. Gusto kong mapadpad palayo kahit sandali, harapin ng tama ang mali. Gusto kong makita ang lahat at di kong makita. Gusto kong harapin ng bukas na walang naaaksaya. Gusto kong sumabay sa buhay, buhay na naiiba. Gusto kong marinig sa akin na ako'y di matatapa. Gusto kong lumipad palayo kahit sandali at balikan ng mundo saan nagkamali. Gusto kong mapagpad palayo kahit sandali, harapin ng mundo na di tama ang mali. Oh, gusto kong lumipad palayo kahit sandali. Ayan. Yeah. Cap Joey, ano bang gusto mong balikan? May mga, as a singer-songwriter pala, Cap Joey, may mga pinagdaanan ka ba rin sa buhay? Para dapat bang may mga experiences ka din na mga low side mo or the ups and downs to be marami. A songwriter or hindi kahit na ano? Ano bang mga... Pero depende rin kasi. May mood ako na pag kumuha ako ng kanta, pag masaya rin talaga yung nagagawa kong kanta. Pero mas marami ako nagagawang kanta kapag malungkot ako or may mga pinagdadaanan. Mas nakakagawa kagad ako ng kanta. Yun, kasi may, yun nga din ang ano ko eh, yung saan ka mabilis gumawa? Ito ba sa love set more or sa love sa sad song or sa happy song? Sad song. Pag gumawa ako ng happy song, hindi ko alam kung saan patungo yung kanta. Pero kasi sa influence sa ibang lugar, sa halimbawa sa US, they're more on upbeat happy song. Wala silang more on emotional side of ano eh. Kaya iba yung tunog OPM talaga eh. May hugo tayo sa bawat kanta natin. Ewan ko lang. Okay, tama ba ako? Yung parang sa culture ba natin 'yan? Oo, tayo kasi mga Pilipino, emotional tayo halos lahat eh. So para sa akin kasi gano'n rin yung nagagawa kong kanta, kung ano yung naramdaman ko, ayun yung nailalabas ko.
Mm-hmm. Now, if you're gonna bring back like 10 years ago, ano yung gusto mong baguhin? Actually, ang dami eh. Ang dami kung magbibigay ko isa-isa. Ano yung regret mo ba nga? Sana ginawa ko yun para ganit, ganito na sana ako. Sa pag-aaral, kasi hindi naman ako ganun ka-focus sa pag-aaral kung before nung kabataan ko. Mm. Which is mali talaga. So, sabi ko kung naayos ko lahat yun, siguro maganda-ganda yung naging sitwasyon ko ngayon. Hindi ko naman sinisisi yung pagiging musician ko kasi proud ako as a musician. Pero sabi ko, kulang eh. Meron pa dapat nagpusa ako ng konti para mas maganda yung kinalalagyan ko. Ganun rin yun sa pag-ibig. Meron kang gusto balikan na sana hindi nangyari ito, sana naayos mo to, ganito, ganyan. So yung meaning ng lupad ko. Ikaw ba, Kapre Mart, ano bang gusto mong if gusto mong malipad, lilipad at balikan yung 10 years ago or mga regrets mo in the past, anong gusto mong baguhin sa past mo? Marami. Sana ginawa ko 'yon, ganyan. Isa lang. Siguro yung bata ako na ano, na nakapukol ako ng trumpo sa sobrang galit. Sino napukol mo? Hindi, yung kalaro ko kasi sobrang kulit eh. Kaya nung nainis ako, yung ano, yung hinawak ko na lang yun, tapos ginawa yung pinukol ko sa ulo yun. Nagigil, no? Daya kasi eh. Kap Joey, ilang taon ka nung nagsimula kang mag-gitara pa lang? Nag-start ako mag-gitara, medyo ano na yan. Edad na rin ako, 13, 14 na ganyan. Pero hindi ka pa nagsusulat nun? Yung parang... Hindi pa. Siguro after 1 year, saka ako na pagsulat dahil yung nagturo sa akin mag-gitara is medyo strict siya sa akin. Actually, ang tawag ko sa kanya is drunken master dahil lagi siya lasing. Tambay lang siya sa lugar namin. Oy, siya nagturo sa akin. Doon din ako natutunan mag-gitara ha? Sa mga tambay. Doon ako natutunan ng gitara. Ang unang kantang natutunan ko ay What's Up, yung Four Non Blondes. Four Non Blondes. Kasi 3 chords lang ano yun. O, pareho pa tayo ng ano, sa tambay lang ako natututo eh. Then, ano, sa pagsusulat mo eh, ano, yung para bang, ano lang, siya naghamon sa akin. Yung nagturo sa akin, siya naghamon sa akin na magsulat. Pero hindi pa yung dating point niya. Lagi niya ako tinatanong kung anong meaning ng music. Lahat na yata ng meaning na bangit ko sa kanya. Hanggang sa, nagsulat ako isang beses ng kanta. Ayun, totoo siya. Sabi niya sa akin, alam mo naman meaning ng music. Yung music is yun ang galing sa'yo mismo. Ewan ko, yun yung pananaw niya. Respeto ko naman yun kung ano yung para sa kanya. May ginawa ko siya ang kanta na. Ang una mong kanta? Pambata eh, gagamba. Pero tungkol siya sa nangyayari sa paligid, mga magnanakaw, gano'n. Ina-play ko lang sa kanta. Galing na, gagamba. Ano yan eh? Bibisita tayo mananito. Alam niyo yung kanta na pambata? Ah, meron ba? Sino? Batiin natin. Sino ba? Si Boss daw, akit daw. Nandiyan na ba si Boss ano? Sa backstage? Sinan mo yung link? Oo, pahingin daw ng link eh, sabi ni Boss eh. Sige, so, sisend ko yung link kay Boss. Si Boss. Yun, Kap Joey, yung mga kanta mo ba katulad ng pag ako'y tumanda, tsaka itong lipad, kinakanta mo ba sa mga gigs mo to? Minsan kinakanta ko yung pag ako'y tumanda, pero rito kasi sa Palawan, mas nakilala yung kanta kong lipad. Day Off, saka patong isa, Paalam. Ay, hindi makilala rito. Tapos meron pa isa yung Ako, pero yung bira lang na kinakanta. Pero yung lipad, ayun palagi. Lipad, Day Off, and Paalam yun. Paano ba tinatanggap ng mga listeners mo to, o sa mga tao pag tinutugtog mo tong kanta na to? Kasi unang-unang rinig ko talaga, I appreciated the song so much na wala, yung parang deserving talaga na marinig ito. Kasi pag tumutugtog ako, lalo na mga cover ko, kasi mga love song rin halos eh. More on folk songs ako, mainly ako sa folk song. Tapos sa mga country song. And bago ko kantayin yung isang kanta na gusto ko na ginawa kong kanta, unti-unti ko yan sa love song, papunta rin sa ano, story ng kanta.
Parang ka rin nagkakwento eh. Habang nagpe-person ka. Ayun, si Boss Nani. Oy, tawag dito. Hindi ko naiinggit ako na magkakasama kayo eh. Di, anak din kasi pwera biro ah. Alam nyo naman, bara ako. Hindi ako nang bubola. Pero talagang tagahanga ako ni Joey Romasanta tsaka ng Refeel. So, kaya rin ako sumampa dito para lang i-announce sa mga tao na birthday ni Joey sa 23, unang-una. Kaya Madhouse people, siguro nag 23 busy rin siya, hindi rin siya makakapag-guest sa atin kasi meron siyang guesting sa Jimmy Bondoc Show. Ang dating niyan ay sa 23. Pero hindi pa natin mapapanood agad yan. Second of all, kaya ako nandito, alam mo mga kap, kasi ito si Joey, mas humble masyado itong taong ito eh. I got the chance to meet them, sila ni Dave. I forgot the others, no? Pero yung napakababa na kanilang loob, ano? At nakita ko kagad yun. Maliba doon, yung musicality talaga kasi nila eh. Tama yung pangalan nila na Refeel. Hindi naiintindihan ng iba ang paliwanag, ang personal na paliwanag ko doon. They are making us refeel, maramdaman ulit, yung magandang times. Kaya yung ginagawa nilang kata, although beautiful, is not complicated. Hindi komplikado, pero beautiful. No? Hindi ko natanong kay Cap Joey yung sinabi ng meaning ng refill para sa mini para kay boss, yun yung refill na may ibig sabihin. Ayun. Paano sa inyo paano na buo yung pangalang refill? Muling damhin. Yun yung ano eh. Bali ako nagbago kasi ng pangalan. Ang unang refill kasi meron kasi ron lugar sa papuntang Bacood. Dito sa atin siya pala, meron diyan refill ng lugaw eh. Ito talaga story niyan. Refeel. Eh, bata ko kami. After ng gig namin, doon kami dumidiretso. Libre na yung refeel kasi. Kain ka lang ng kain. Dagdag lang sila. Dagdag ng lugaw. Mabubusog ka talaga. So, nung time na yun, nag-iisip kami. Ano ba magandang pangalan ng grupo? So, sabi ni Jet, refeel. Sabi ko, para naman tayo, ano niya, yung mga water station o ano. So, binago ko yung spelling niya. Sabi ko, bakit hindi na lang natin gawing feel? Yung feel niya. Gawin na lang natin feel. Kasi, ayun nga boss, yung tama yung sinabi niyo, yung ginagawa natin na pagko-cover ng kanta, medyo binabago natin. At saka, ayun nga, lalagyan pa namin na medyo mas malambing. Pero, hindi mo na kwento sa akin yan. Ngayon ako lang nalaman. At natumbo ko lang pala talaga yung ibig sabihin talaga. Tsaka teka lang, kaya rin ako nandito dito. Kasi alam mo, grabe kasi yung clamor ng mga Madhouse people. Lalo na yung mga supporters natin, yung mga sa Kitty World. Ay nako, the best music fans yung mga yan. Dahil sa inyo, talagang ginawa natin ng lahat na makakaya natin. Huwag kayo mag-alala yung mga paborito nyo kanta. Tulad ng kanta ni Daniel Cruz, no? Eh talagang marami talagang na blanco sa dulo. I-re-record po yan, naka-schedule na rin si Daniel. Tapos ang refill ay yung bola na sa naki-Joey na eh. Kung paano niya, kung kailan niya mabubuo yung mga boys, sila po idedireto sa studio dahil matagal na ang pinangako at talagang deserving nila. At higit sa lahat, deserving nyo kayong tagapakinig na magkaroon ng proper recording talaga nito mga magagaling natin mga artist. So naka-schedule po yan. Talaga. Very deserving, boss. Yan yung hinihintay ng lahat. Hinihintay ko yan. Oh. Dapat nasa ano yan eh, Spotify. Hinahanap ko ngayon sa Spotify, parang wala pa eh. O sa nga, ano? Hindi lang yan, wala pa dyan. Meron rin tayong hinahanda. Ayoko pa talaga i-spill yung beans, no? But ang problema kasi sa Spotify, hindi naman talaga napupunta sa artist yung dapat nilang kitain. Ha? Parang ano lang, parang badge of honor lang na sa Spotify ka. Eh meron tayong mga kinakausap na mga eksperto talaga. Eh gusto natin gumawa ng Madify, Madhouse, parang Spotify ng Madhouse, kung saan talaga mapupunta yung mga pagkuha nyo ng load ng ano tawag dyan? Kanta. Ano tawag? Ng download. Download, oo.
pagda-download kayo, talaga mapupunta direkta na doon sa mga artist yung kita. Pero meron akong great idea kasi. Itong mga i-re-record natin, no, tulad ni Daniel, yung Soul Republic, yung kay, ano, kay Jonas Husay, maganda kanyang setup, kaya tawag dito, yung mga recordings niya is as good as a recording studio. Ang pangarap natin po ay ito po yung malagay sa mga USB. USB. Mm. Itong mga USB, pag nag-gig na tayo, pwede natin personally ibebeta niyo yung mga USB na yan. Tapos syempre naman, sa mga faithful followers natin, ipaparapo naman natin yan para sa kanila. Hindi naman lahat pera o kita, eh, no? Yung kita talaga natin ay pag nag-gigs na tayo. Diba? Yeah, baka on our successive segments, Cap Raymart, baka USB na ibigay natin plus Gcash, diba? Ang ganda kaya yun. Oo. Maganda mga idea. Kasi alam mo, ang pinaka lifeblood natin ay hindi lang yung ating mga talento, kundi yung tagapakinig natin, eh. Sila yung buhay natin, eh. Sila nagbibigay ng buhay, ng hanap buhay, ng inspirasyon sa atin. Kailangan natin magsauli din sa kanila, no? Tama. Now, Cap Joey, may isa ba sa plano mo is ngayong pupunta ka ng Manila this Tuesday is mami-meet si boss or mag-ano kayo? Ano bang expect natin in the next few days? Ayun, unang-una talaga yan, yung makabalik ka rin ako sa Manila, ayan, makakita rin si boss ulit. Tapos, Pwede pala, kasi yung taping nyo yata, ang call time yata, 5 o'clock. Sa Cubao yun. Natatawagan ka na ni Nats. Wala pa po. Inintay ko nga rin po. Sige. Anyway, nasa studio kami sa may Kamuning. Eh baka pwede kayo dumaan doon. Di pala, tawagan na lang tayo. Ayun. Very exciting. Magandang regalo sa birthday ko. So ano ba to, boss? Ano bang feel na ang pag-record, no? Ganun pa rin sa original, yung parang wala bang i-add na mga instruments nito, or well, anong feel? Halimbawa yung sa iyo, tama ba title ko, Joey? Iyo lamang. Ayun. Alam mo, yun yung unang para kumbaga nalabat first sight ako sa Refeel dun sa kantang yun, eh. Ang vision ko doon, siyempre si Joey, sila yung artist, eh. Ako naman producer lang. I will always give yung artistic freedom doon sa artist. Pero yung vision ko doon, talagang full drums ang gagamitan, hindi na kahon. No? Tapos gusto ko talaga i-retake nila yung areglo, maganda lang yung areglo, eh. Siguro magdadagdag lang ng konting instrumentation siguro. Nga pala, Cap Joey, may bass player ba kayo sa Refeel band or acoustic lang talaga? Ayun lang, wala kaming kasama ng bass player. So, ang pumupuno noon, yung kasama namin nag-keyboard. So, okay. Kaya na nagbe-bass halos. Pero sa recording, kukuha ako ng bahista talaga para sa kanta na yun. Ayun, boss. Ganda. Hindi, yung recording natin dito, hindi alias. Talagang kumpleto yung rhythm section. Bibigay ko sa inyo. Ayun. Salamat, boss. Prepared ka na, Cap Joey, kasi yung kung napanood mo yung live ni boss sa Soul Republic, aywan ko lang kung mag-survive ako. Kung mag-survive ako nun. Ulit. Flat. Sharp. Baka ako na una mag-give up. Ano na, boss? Sarado, cancel na lang natin. Iba na lang pangakantahin. Tumuko na kagad. Yun, boss. Yun ba yung dating, ano, yun talaga yung sa mga mentors mo, ginaganon ka rin dati? Kasi unang-una, share ko lang sa inyo. Nung lahat ng recordings ko mula noon hanggang ngayon, nadala ko na. Walang auto-tune kasi. Wala naman auto-tune. So, sa talagang, ang style namin dati, kasi, you know, studio time is precious dahil mahal ang studio time, eh. Kaya, obligasyon ng mga musicians to come to the studio prepared. Kasi, kung doon ka pala magpa-practice, isipin mo ilang oras yun. Flat ka ng flat, sharp ka ng sharp. Kaya, talagang, nung araw, bago ka talagang maging recording artist,
kailangan binado ka, kailangan, you know, talagang mano-manong totoo. Kaya talagang yun ang training sa amin. Kaya siya naman ang gusto kong ipasa sa generation na ito. Na kahit na may mga kahit may auto-tune na, I want you to record properly, di ba? Sabi ni Daniel, boss, kakatakot. Be prepared, Cap Daniel. Hindi, tumatakot. Be excited. Hindi ko kayo papabayaan, ano? Ayun. Yung dati nga yung napanood ko sa isang episode ni David Foster ba, yung pag-record ni Celine Dion. Ganun din ginagawa eh. Parang perfect na nga yung boses, pinapaulit-ulit pa rin niya. Alam mo yun? Oh, yeah. Even the great singers. Yung style dati namin, sabay-sabay yung banda sa loob ng big studio, tapos ang vocalista nasa separate booth, isolated booth, sabay-sabay namin rinirecord. Tapos kung may konting ano dito, magpapansin-pansin na lang kami. Mm. So talagang one-two kadalasan. May na-mentor ka ba, boss, or nag-recording na hindi na bumalik? sa mga daan, meron yata isa. Yan yung sinasabing ano, like, take it as a positive way na ano. Ang purpose lang is talaga gaganda yung ano, kalalabasan. Yun lang talaga yun. Kasi una best, hindi naman ako yung kakanta niyan eh. Hindi naman ako yung pupulaan ng tao eh. Tama. Diba? So bakit ko hahayaan yung pwede na? Ikaw, pangalan mo nakasalalay dyan. Kaya ko ginagano. Tsaka I'm trying to bring out the best in the artist. I'm not trying to make the artist myself. I'm not making him me, but I'm trying to bring out the best in the artist. Pero I wanna talk about there is something peculiar about Refeel. Yung timbre ng boses ni Joey tsaka ni Dave, ano? Very distinct eh. Pag nag-duet sila, kahit wari na sa headphones, alam mo kung si Joey, alam mo kung si Dave. Tama. Yun din pero pag nag-harmony sila, parang silang magkapatid. Parang, kasi alam mo, frequencies yan eh. Tulad sa duet, ang dami ko na nakaduet sa buhay. Nakaduet ko na si Jaya, nakaduet ko na si ganito, si ganyan. Pero sa kaduwet ko, si Desa, petite singer si Desa, yun yung talagang nag-match yung frequencies ng boses namin. Sa kanilang dalawa, swerte naman, magkaibigan na sila, magkabanda pa sila, yung frequencies pa nila, perfect match. Kumbaga sa science, it's a perfect match. So kung ikaw yung producer, boss, hindi ka na mahirapan na paghanap ng right singers sa isang kanta. It is a producer's joy. It's a gift for the producer. Producer's dream. Sa hula mo, boss, ilang take kaya? sa kanila, kasi tawag dito unang-una, nag-gig sila eh. Practicing and working musician sila. Hindi sila hobbyist lang. They know their craft and they are well practiced. It's gonna be a breeze. Napakabilis ng, pero maganda ang recording kasi lang. I know already. Yun nga pala, Cap Joey, yung lipad, kailan mo to sinulat? Nasulat ko to 2016. Kailan ka naman lumanding? So 2006 ka lumipad, kailan ka lumapag? Wala pa rin, sir. Di pa nakakalapag. Sa Tuesday pa, boss. Di pa nakakalapag. Via Philippine Airlines or Cebu Pacific. Ayun, anong course yun, sir, Cap Joey? Turo mo na sa akin quickly sa mga ano, sa mga nanonood sa atin. Actually, so, lipad, napakadali lang ng chords. E minor. Mm-hmm. At yun pa rin, yung paborito kong chords na D over F sharp and G. Ang nagpa ano lang sa kanya, itong tracking niya. Nice, very nice. Alam mo ba, pareho tayo, Joey, isa sa mga sakit ko rin yan, yung D over F sharp. Masarap eh, no? Favorito ko yan. May mga palagi, may mga nakasabot na over-over na chords, na note.
Yun yan naman yung tinawag na parang ascending bass. May pitik-pitikin. Meron sa mga pitik-pitikin na ano, nota. Oh, subukan mo yun, Kapremart. Subukan mo yun, Kapremart. Yung run na yun. Tingnan natin, kaya mo yun. Sige, subukan mo nga. Sige, Kap Joey. First verse. E minor, D of F sharp, tapos G. Tapos okay. C, D. Ayun, wala pala D. Actually, ang ginawa ko sa kanya, hindi ko yung halos na buo yung chords na di sa ilalim eh. Ang ginagawa ko lang is ganito. Tumatak mo lang yung bass niya. Ang nagdedire-diretso ito lang. Yan talaga mahina ako sa plucking. Dalawa. 3 at saka 2. So E minor, F sharp, G. G, tapos C. Ang takbo ng bass niya, 1, E minor, F sharp, G, B, okay. C. Okay. Yeah. Lalo nag-hammer kasi ako rito sa B. Okay. From A, nag-B. Yun, meron siyang hammer. Yan yung na intro tsaka verse. Of course, ng intro tsaka verse. Sige, kantahin mo nga, Kap Joey, yung verse. Ano siya, intro at saka chorus kagad yung pasok niyan eh. Ah, okay. Gusto kong lumipad palayo kahit sandali at balikan ng noon kung saan nagkamali. Gusto kong mapadpad palayo kahit sandali, harapin ng noon na di tama ang mali. Tapos yung stanza niya, rhythm na lang siya ng E minor, the other, tapos G. Okay. Pa rin yung chord niya. Nagbago lang yung takbo nung okay, so E minor ang chorus, then G. Ang stanza na to, yung sinasabi ko, yung gusto kong gumawa ng bagay na hindi ko nagagawa. Hindi ko matapos sa mga kung narapin yung chord. Gusto kong malaman ang lahat, hindi ko naaalam. Ups, G. C, ups, D. Yun ang stanza niya. E minor, D over F sharp, G, C, and D. Ikaw ba, boss, sa mga kanta mo, marami ka bang nagsisimula ng chorus? Oo naman. Isa sa magandang device yan. Kasi, alam mo, ang chorus kasi ang pinaka, kumbaga yun yung the money section eh. Yun yung talagang binabayaran eh. So, kung yung call to action ay nasa umpisa pa lang, nakuha mo na attention ng tao eh. No? Parang umpisa pa lang. May maganda akong balita. Diba? Ito yung balita. Kinikwento mo kung ano yung magandang balita. Pagdating mo dun sa balita, eh alam na nila at excited na sila. Napakagandang device yan sa songwriting. Common ba yun, boss? Yung common ba yun sa yung para mag-umpisa sa chorus? Oo naman. Nalalan nyo ba nung 80s? Ha? Kahit sa rock, di ba? Come on, feel the noise. Girls, rock ya boy. Di ba? Talagang... Nabutan ni Kapray Mart yan. Yung ano? Yung ano? Ano sa tayo? Actually, si boss, pag nagsusulat ng kanta, alinan, ituro din sa aming kahapon sa masterclass yan eh, kung paano yung way niya magsulat ng kanta. So, kilala talaga yan si boss na reverse engineering na kumusan na unang bagong verse. Parang si Jonas Husay, kadalasan na kanta ko, nag-uumpisa ako sa pagsulat chorus. Tapos nagre-reverse engineer ako. Kasi ang dahilan doon, ito yung pupuntahan eh. Di ba ang chorus yung pupuntahan? Kung mag-umpisa ka doon sa destination, ang dali mo nag-uwa na storya kung paano ka nakarating doon. Mas mahirap yung nag-uumpisa ka dito, hindi mo pa alam kung saan ka pupuntahan.
maganda rin kasi ang dahil mo pang pwede puntahan. Pero kung gusto mo matumbok agad, kung alam mo na yung chorus, kaya mo na ikwento yung bago at yung katapusan. Yun. Kasi wala pala, parang wala pa akong kanta nagsisimula sa chorus. Magandang idea yan ha. Parang hindi pa ko, hindi ko commonly use yung parang gano'n na pat, yung ano yun, pattern. Kaya marami pala talaga yung pattern na, no? Nasulat ko siya, nauna talaga tong chorus kagad eh. Actually, istansa lang dapat siya. Okay, naging si chorus na siya. Kasi ano, pag nagsusulat din yan ng kanta, mas nauuna yung riff. Ay, riff. Tulad yan, yung kay Joey. Tong da da dong da da don. Ayun ang yun palagay ko. Ay, wala ako dun nung sinawa ni Joey ito. Pero yun yung pinaka naging crux, yun yung pinaka naging pinaka sentro nagdala kung paano niya nausad yung kanta. Yung intro, dong da da don. Tapos naisip ni Joey, teka lang. Hinuhulaan ko lang Joey ha. Pagkatapos mo ginawa yung riff na yun, yung riff. Ang sarap nitong riff na to. Una nag-enjoy muna siya. Tapos gusto niya yung storya. Eh, teka lang, mag-reverse na ako, alangan ganito pa rin. Kailangan ko ibahin na yung feel. Same chords, pero nagsa-strum-strum na siya. So, isipin, it's really textural, no? Textural, rhythmical. Yung change na ginawa. As a producer, boss, how important is an intro? Kasi parang 3 seconds daw dapat, or five, within 5 seconds, makukot na yung attention ng listener. Tama ba yun, boss? Well, yun. Tama yun, kasi ang intro kasi, ang magbibigay ng preview sa tao of things to come. No? Eh kung talagang, maliban lang kung talagang napakalakas nga nung chorus mo, o ditirahin mo kagad ng chorus. Ha? Pero kita mo tulad yung, Joey, pakiplay mo nga kahit na 4 bars lang nung intro, nung lipad. Oh, okay. Wala pang melody yan. Pero kung ikaw napapadaan, marinig mo yun. Teka, uy, ano to? May nangyayari ah. Makukuha na kagad yung attention mo. So, kumbaga, sa 100% na dadaanan ka lang ng tao na rinig, kahit na 10% na pahinto, may chance na marinig yung buong kanta mo. Dahil sa ganda ng intro mo. Huwag lang masyadong mahaba ah. Kasi ang tao may inibid rin yan. Pag minsan yung mga, lalo na yung mga magaling na gitarista, naku, 16 bars na nagsosolo, hindi pa kumakanta. Kasi yung tao, mag-instrumental ka na nga, tagal-tagal mo naman, naglalagay ka na eh, di ba? Pero mas meron ang paborito yung parang, kanta na mahaba yung intro niya, ang ganda nung, talaga mapapakinggan mo siya ng gusto, yung kanta ng Dire Straits na Your Latest Trick, tama ba? Exception to the rule yun. Oo. Exception to the rule yun, Joey. Hindi, pero tawag dito, hindi rin naman kasi applicable sa lahat. Yan. Kelman Mark Knopfler yan eh. Eh, syempre, talagang magaling naman na gitarista yan. Oh, bakit? Di ba, yung ano, Bohemian Rhapsody ng Queen? Wala naman kantang ganyang kahaba eh, na pinapatugtog kaya lang. Pinanindigan nila, maganda talaga. Ang moral lesson dito, ang pwede kay Pablo, hindi naman pwede kay Juan. Ang nagwo-work kay Jose, eh, sa kanya lang yon. Pag minsan, baka makachamba tayo. Kasi nung nag-usap kami ni Kapre Abrea ba, sabi niya sa akin, Kap, we're in the digital age, social media. Swipe-swipe na lang yung tao. Parang within the first 5 seconds, dapat makot mo yung attention sa isang tao ba? So, importante yung intro mo. Inalimbawa niya sa akin yung parang, we will rock you. Yung bug, bug, tsh. Kahit na 20 years nang inapit, more than 10 years, 20 years niya, alam mo na na ano eh, we will rock you yun eh. Alam mo yun? Yung parang, sinasample na nga eh, sinasample pa nga eh, di ba? Oo. Oh. So, yung inanala ko ba, when I make a song sa susunod ng mga kanta, make sure na, parang, easily remembered. Alam mo yun? Kahit na simple song lang, at least easy to remember. Yung night, ano sa yun yung ano eh. Yun yung sinasabi ni boss kahapon na ano, na hook. Oh, yung madali hook. Siyang ano, sa isipan mo. Pag ako ay tumanda, napakaganda nung intro nun. Tamang-tama lang yung sila. Tamang-tama lang yung length. Kaya nag-work yun kasi sinuportahan ng
ang ganda kasi nung melody na yun eh. You'll get diba? It. Salamat po. So, grabe talaga yung kanta na yan eh. Kasama ba yun sa yan. Pag-record, boss? Kasama mo yun sa pag-record nila? Well, yung lahat ng gusto nila i-re-record natin. Kaya lang, para sa akin, dapat natin i-prioritize kasi sayang naman big studio eh, no? Gusto ko i-prioritize yung full band recording nung ikaw lamang, ano? Iyo lamang. Ayun, yung iyo lamang. Alam mo, ang lakas ng gut feel ko dyan eh. Yung producer's feel ba? Na pag ito ma-record ng full rhythm section, tapos umalagyan ko pa ng blowing yan, ano? Lalagyan ko. Alam mo, I really think we have a neoclassic song. Maniwal, I'm putting my name on the line. Isusugal ko na. I agree talaga, boss. Napakaganda talaga niya. Isusugal ko na. Pag ito ma-record with a live blowing section, maniwala kayo, it will be a song to remember even 30 years from now. Ako naman, ang pride and joy ko, kahit sa likod sa studio, naging bahagi ako nitong napakagandang kantang ito. Ngayon, yung kung pag ako ay tumanda, meron na tayong recording nila na nai-enjoy naman ng mga tao. Pero hindi tayo magtatapos doon, i-re-record natin yan. Para sa akin lang, with the approval of Refeel, ibig ko sana na i-prioritize muna natin yung iyo lang. Pwede po, boss. Pwede po. Pasampol nga yung iyo lang, Cap Joey, parang nakalimutan ko na yung ano eh, yung parang melody no. Ayun. Dalawa kami ni Dave ang gumawa ng kanta. Yung sinulat ko, yun yung kinanta ko. Yung sinulat niya, yun yung kinanta niya. Ang galing. Nagbigay na kami ng magandang ano, chorus. Si sure. Dave kasi alam ko na agawa na ng chorus noong time na yun. Kinuha niya na yung chorus. Dinagdagan na lang namin. Tapos yung stanza, yung sa akin, ako ang naglagay. Tapos yung stanza niya, siya rin ang naglagay. Ah, okay. Kasama ba yun sa pag ituturo mo ngayon? Hindi. Pwede. Kahit na rough, ano lang, rough daan lang sa mga chords. Mm-hmm. Oh, in a simple way para ano malaman ko din. A major 7 siya. Diminish yan ano? If not diminish. Mm-hmm. Tapos D major 7. Tapos D minor. Tapos mag-sang D7. Okay. Yan. Kung may dapat ang sandali. Tapos? Tawa kita D major 7. Tapos D minor 7. Tapos tapos ang G. Kasi mataas ang boss ni Dave, so pumangat po ng G. Ito na siya magustang. Same rin ng A major 7, umusog ka na rito ng 1, 2, 3, 4. Alright. Mababalik ko lang mga sandali. Ganda! Katapos doon, hindi ko na alam sa katapos. Gustong gusto ni Jora po sa'yo. Ganda. Ang sarap ng course na yun eh. Oy, aminin mo na. Kaya mo gusto to dahil sumalabi yung akorde na yun eh. Oh, yun nga. Kaya mo sinamot to. Oh, yun. Gusto ko yung mga ganun. So, sa mga hindi nakakalam, yung mga diminish, ituturo yan sa susunod na lesson ni Boss sa mga ano, sa live stream. Sa mga ano, hindi nakakalam dito, wala mga gitara, i-replay nyo ito. At balik-balikan nyo gusto nyo. Nalaglag. So anong mga i-expect nat, ng mga manonood natin, Boss, sa mga susunod na mga episode? May mga ano ka ba?
Hindi, ang gusto ko rin kasi, mga kayong mga active mga followers natin, ano, baka naman meron kayong gustong, ano, naririnig dito. Hindi, kayo pwede magsulat sa amin sa, kahit sa messenger lang, o, sabihin nyo kung sino gusto nyong i-guest natin dito para, syempre, Madhouse artist natin, ano. Now, Kapray Mart, sino bang susunod na guest natin sa next Sunday? Nakalinya. Gusto ko sana siya si Daniel Cruz kung may oras siya. Parang wala siyang atang oras, ano? Actually po, kinausap ko yan si Cap Daniel. So, babalitaan niya ako sa schedule. So, next Sunday, ang magiging guest natin ay si Rochi Daddy Bass. Isa sa mga magaling na songwriter. Ah, si Rochi, oh. Oo. Oh. Minessage ko din yung Soulful Duo. Hindi din sila available within this month. So, kasi busy daw sa ano nila sa school. So, which is priority rin naman. So, we'll just have to wait for them. Kasi napakaganda ni isa din yun sa mga class, ano natin eh, mga halige. Eh, ano, ang mangyayari ito, kung wari talaga mga busy, di ako guess yun, dami kong ituturo, no? Sige boss. Sige boss. Ituro mo yung ituro mo yung ano, abutan na tsaka believe din ako. Gusto ng missis ko 'yun eh. Ayo. Yung believe din ako sa iyo boss, gusto ko 'yon. ang sarap ng pakinggan niyo tsaka yung vocals ng babae. Sino yung babae boss? Rochi Roni kami mga ha. Veronica ng MRMS Sala. Siya yung sige lang. Saka siya rin yung kinuha ko para kantayin yung Glimpse of Paradise na gawa ko. Galing talaga nung batang yun. No, you mean the way he sings, boss, the way she sings, yung ano yung parang party niya, parang dama talaga niya ba? Yung expression ng pagkanta, alam mo yun? Alam mo, I wanna talk about that recording kasi tawag dito, talagang professional kasi si Ronica, no? Nung una niya nagpadala siya sa akin, I didn't guide her. Pinito ko lang, ito yung ano, nag-adjust rin kami kasi siyempre talagang vocalista to eh. Is really a professional na pwede mong ikwento yung arte. Sabi ko, Ronica, ang ganda ng ginawa mo dito pero dito gusto ko pabulong ka lang. Tapos pagdating dito, parang tinutukso mo ako. Gusto ko marinig yung humor mo. Parang inaalaska mo ako. Dito pwede ka bumirit ng konti. So nagbigay siya ng retake. Diba? Dalawang pagdating. Binigay ko lang yung revisions at suggestion ko. Padala niya sa akin nung last take niya. Iyan na yun. Ah, yun. Mismo. Kaya so, education 101, importante talaga ang ano. Anong tawag yun, boss? Yung parang you learn the lyrics by heart. Yes. It's a katawag dito. Alam mo, hindi lang pagandaan yung boses to. It's how you tell the story. Na pag minsan character singing lang ang kailangan. One item po rin na talagang nagustuhan ko sa Refeel. Alam nyo, isipin nyo, baka sabihin nyo, para akong fanboy. Hindi kayo nagkakamali. Fan talaga ako ng, hindi, this is not for promotional purposes, ha. Matagahanga ako ng Refeel. Ang gusto ko sa kanilang pag-awit ay unang-una apinado, ang ganda ng tone nila. Pero alam mo yung hindi sila kumakanta para magpa-impress. Alam, you know what I mean? Diyan mo yung katawa, hey. Tignan mo ako mag-belt. Ah! Hindi ganun eh. Ito yung kwento. Kinikwento ko sa inyo, nararamdaman ko sa pamamagitan ng pag-awit ko. Nag-share lang kami ng... Ganun lang eh. Kaya madaling mahalin ang Refeel. Di ba? Tama. Now, Kapray Mart, ilan na ba ang viewers natin ngayon? Hindi ko kasi makita dito yung ano yung viewers natin dito. Okay. We have, I think, 12 to 14 viewers. Naghihintay tayo ng GCash, Kapray Mart. Ano? So, sige, ibigay natin yung last five questions. Kumbaga. So, hindi naman ako talagang dyan. Hindi naman ako nalalaman. Bago naman. Kanina talaga boss, akala ko nagbibiro ka nun. Yun talaga yun. Masyadong mahaba kasi kaya ginawang apo. Okay.
All right, so I'm gonna show you guys another image. So again, type nyo lang, pabilisan lang talaga tong ng pag-type. Si Melissa Corpus kota na, dami ng panalo ni Melissa. Oh, hindi na pwede si Cap Melissa. So bigyan natin sa iba. Okay. So, this is our sixth image, kumbaga. All right. So I'm gonna show you another image here, guys. And just type the artist or the band. Okay, within 5 seconds, pabilisan ng kamay. So here you go. 150 GCash. Kung hindi magre-reply sa inyo si Capray Mart, ay papupulis nyo. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Sino sila? Sino itong mga taong ito? Sino ba sa screen? Sino itong legend na to din na band? Sa mga nga nakakaalam. Masyado maliit yung ano, picture. Mga LP, labas. Malabo ang picture, ano? Mga LP. Bee Gees daw, boss. Mali. Yan. Yan, kinanta ni... Maliit ano? Yung litrato, di ba? Maliit, maliit ang litrato. So pag sample na lang ng kanta, Cap Joey, kung ano yung kanta nila, baka malaman nila. Ikaw? Kulang kasi yung miyembro dito eh. O, kakantahin ni Cap Joey ang isa nilang sikat na kanta. Mula nung kanta rin. Sila ba yun eh, kumakanta ng ano, boss, ipagpatawad mo o hindi? Yeah, pero itong picture na pili mo kulang eh. Wala si Marvick dito eh. Wala rin ako yung nakita si Stanley. May nakasagot na. Oh, may nakasagot na ba? Sino? Wag na. Da-da-da. Oh, nanalo si Cap Daniel. Ayun, VST ito. Pasensya na. Pasensya na kung malabo yung picture. Kulang. Ah, kulang. Kulang yung member. Si Daddy Pubs. Daddy Pubs kumpleto eh. Oh, sino ba na nauna? Si Daddy Pubs o si Cap Pubs o si ano? Parang si Daddy Pubs. Ang tama, VST. Daddy Pubs. Tama yung VST ito. Ah, okay. Tama. Daddy Pubs. Now, this one, guys, this is very, very easy. So, magpag, ano nyo lang kung ano yung note is if it's do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okay? So, parang magpiplay lang ako ng do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. So, magplay akong note. Tapos hulaan nyo kung anong note yon. If it's do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okay? pwede ka sumali, boss. Pwede ka sumali, Cap Joey. Again, okay? Okay, ready at the count of 5. Ito yung unang note, okay? Sino kaya? Mauuna. Sino kaya? Na! Sino kong makakatama? Ano ito? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ano to? Tingnan natin yung kay Yang. Ano ba? Fa daw, boss. Tama, boss? Mali. Mali daw, mali. Mali. Ito kay Kapablo. Ito kay Kapablo. Ah, kay Daniel. Tama, boss? Hindi. Mali. Kay Pablo. Mali. Ano ito? Mali. Ito kay Yeye Bait.
Tama. Yun. Yeah, yeah, bait. Tama. Yun. Oh, la, la, ti, do, so, la, ang tamang sagot. Maganda talaga yung ear ni boss, ano? Magaling. Ang daming nakalao, pero nauna si Yeye Bait. Kakanta ko sa ano yung kanta. Galing mo, Yeye! At siya nga! Yeye Bonel! Yeye Bonel! Ayan, si Yeye. Tama. Okay, next lahat question na natin, okay? Lahat na nandoon sabi niya. Nalista mo ba ka, Kuya Mart? Ako din na yun, ha? Nalista ko, ho. Okay. Now, next question. Dapat ano, ha, yung parang kompleto yung answer. Ang next question ko ay, sino ang guest natin ngayon? Ayun. Tatype nyo yun. Type nyo kung sino. Sino yung guest natin ngayon? Para sa ikapito yung mananalo ng Gcash. O, oh, kapito. Kung mahulaan nyo, ipangalan ng guest natin. Ang preview namin. Ay, hindi. Mali. Hindi kompleto. Hindi kompleto kay Cap Melissa. Hindi. Dapat may middle name eh. May middle name dapat. May middle name dapat. Hindi, kulang. Ang premyo, si Kap Titong, ang premyo padadala namin sa bahay nyo, si Kap Raymart Titong. Package namin. May ano. Hindi, may ano pa complete name. May middle complete name eh. Name yan. Ito yung complete mo na cap. Oo. Ang kanyang ano? Middle initials ay katulad ng pangalan ni Pikachu. Oh, yun. Hindi kitty-kitty, boss. Letter P siya. Parang, yung first letter, parang Pablo, ng Pablo Tagalog. Hindi niyo pa ba mag-get? Oh, ito yung kay Kapablo, Joey S. Romasanta. O ano nga yung P? Yang-yang, ano yung P? Yang-yang! Napakasalba naman ito si Jonas Husay. Pinapahirapan ko. Okay, come on. Hindi pa na kontento. Hello, KK. Mali naman eh, Joel. Hindi naman Joel, di ba, boss? Oh, ito. Ito na lang. I-accept ko na lang to, boss. Joey P. Romasanta. Tama yung spelling. Oh, yun. Kamutik, so, talaga, mo, Joey. Kamutik mo pa masabi, Romasanta. Nahuli kita, Jonas. Mamaya na yun, boss. Ako na. Oh, mamaya pa yun. Okay, nanalo doon si Yang Yang. So, hindi pala si Kapablo. Alright, next question, guys. Magbigay kayo ng kanta na tinuro. Title lang kantang tinuro ni Cap Joey ngayon. Bilis. Sa mga nakikinig, pag hindi kamali kayo, wala kayong answer. Hindi kayo nakikinig. Dito mahahalata yung mga nakikinig. Oh. So ano, pagbigay kayo ng kantang tinuro ni Cap Joey ngayon. Ayun. Ano yung ginagawa ng ibon? Kap Pablo. Nakakota na rin to, boss. Pablo, give chance to others niya. Bully. So, give chance tayo kay Kap Yeye. Ang answer niya ay lilipad. Sumobra. Panalo na sana. Panalo na sana, sumobra, boss. Okay na eh. Yung lilipad. Nabuta po. Yung lilipad, mangyayari pa lang. Nandito na nga eh. Ano? Hindi, ang nanalo dito ay si Kap Pablo. Kasi ang role natin is pabilisan, boss eh. So, ang nanalo is si Kap Pablo.
Pangilang question na yun, Kapre Mart? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Sige lang, wait lang. 4, 2, parang last 2 na lang ata, 7, no? 7, 8, 9. Last answer na, last question. Ay, isa na lang. Okay. Ikaw magbigay ng question, boss. Last, boss. Anong question mo? Bago ano? Okay. Natawa ko dun sa Lily eh. Lily pad. Lily. Okay. Saka lang. Isip ako ng magandang question. Ano ang gagawin ng Refeel pagpunta nila ng Maynila? Ayun. Announce ko na kanina. Ayun. Ayun. Anong gagawin ng Refeel band paglapag nila ng Maynila? Hindi naman kumain, paglapag, na paglapag. Paglapag. Pag punta nila gagawin, mag-stretching yan. Eh, siyempre, mga naka-answer of life. Ano yung, ano ang gagawin ng Refeel? Ano yung pinaka-importante yung gagawin ng Refeel dito sa Manila? Ayun, ayun. May nauna bibigyan ko ito. Bibigyan ko kayo ng clue. Para sa inyo kasi yan eh. Ano, may sumagot? No. Sino na una? Sabay eh. Magkasabay. 5 seconds. Si Yeye magre-record. Tapos at si Kapablo re-record. So I'll give this. Ay, tatanggapin ko kay Yeye. Anong tatanggapin dito, boss? Kiki Yeye. Oh, kay kasi Yeye. Mas maganda si Yeye. Kasi mas maganda si Yeye kay Pablo. Sorry, Pab. Makita ka pa rin, pero si Yeye ang nanalo, ha? Di, pareho eh. Pareho diba, sila. Walang, diba, walang difference. So, pareho silang nag-pop up sa screen. Lang yun. Okay lang. Tsaka okay lang. Kasi si Pablo, gusto kong i-record din naman. Ayun. Kaya, magigess din si Kapablo in the next few sa mga susunod na episode natin. Pero meron akong isa kondisyones kay Kapablo. Kasi nangako naman ako na i-record ko siya eh. Unang-una, ang dami niya mga songs na gusto ko. Isa na doon yung ano yung mabili sa title. Anong song niya yun? Mahina kasi ako sa title eh. Meron siyang isang ballad at isang mabilis na hahanapin ko. Gusto ko talaga yun eh. Gusto kong i-record ng full band yan. Pero ang conditions ko, kailangan mag-guest si Pabs dito sa show nyo. Ayun. Actually, parang nakaset na rin siya. Oo, nakaset na pala nakaset eh. Na okay, hindi si naman pala eh. Kasi I leave the no boss okay. Mga next guesting kay Kap Raymart, I leave it on sa kamay niya. Sige siya mag-decide kung sinong guest. Sa susunod. Kaya mga arty, si kayo is ay nasa kamay at sa palad ni Kap dito. Ng ating kapitan. Yun nga, very last few words sa iyo, Kap Joey, sa mga nanonood nakikinig sa atin. Ano bang i-expect nila at o saan ka maririnig or anong mga social media accounts mo at may mga bago bang kakanta na i-expect natin in the future? Pagbalik namin, ay pagbalik ko dyan sa Manila kasi yung dalawa dyan lang naman talaga sa Manila, si Jet at Sasa Dame. Ay mag-gasto kami ng mga kalasigasuhin ng mga kanta o yung mga babaguhin kami at ayusin na bubuhin uli ng mga kanta pala. And ayan, magkikita kami nila boss sana pag dating ko ng birthday ko mismo. And ayun. And then saan ka ipapakuha ni? May tanong sana ako kay ano kay Kap Joey. Ano 'yon? Mauulit ba uli 'yung ano Rambutan Nights? Pwede. Para ilalive namin sa mga country lang namin sa Facebook, nagla-live kami nila Dave, nila Jet. Baka hindi na rambutan. Ano? Ng pandemic. Hindi na rambutan, so, nights, ano ba naman? Araw na nagla-live kami.
Nag-iisip kami baka taong grasa naman kami sa susunod. Ayun. Sabi nga ng kanta ni may kanta ni Ray Abrea eh na hindi ka nakalimutan. Nakapambabae kami lahat na tap tap tap. Yun yung episode na yun, yung Rambutan Nights. Kasi sabi ni Ray Abrea, digital na talaga. Ano boss? Mga boys, mauuna na ako sa inyo. Maraming salamat at binigyan niyo ako ng chance ang makasama kayo ngayong hapon. Joey, at si Cliff, ha, at advance happy birthday. Mabuhay ka. Itong 2022, palagay ko, hindi palagay, sigurado ako. Taon nyo to. Taon nyo na to. Maririnig na talaga. Kaya konting tiyaga, konting pasensya, tsaka sipagin pa natin lalo. Talagang meron tayong obligasyon sa mga tagapakinig natin. Panahon nyo na, gamitin nyo na yung oras na yan talaga. So maraming salamat po sa inyo lahat. Yung mga supporters natin, ako yung mga Kitty Girls, no? Maraming salamat po sa pagyakap nyo sa mga musika ho namin. Kasi pag yinakap nyo musika ng isang kapatid namin, yinakap nyo po kami lahat. Maraming salamat po sa pagbuhay ng OPM. Kayo po kasi ang ano eh, ang end user, kayo yung lifeblood namin. Maraming salamat po sa inyo. God bless you. Salamat sa pagsampa, boss. Okay, bye everybody. See you tonight, ha. Feel good Sunday. Bye. Yes. Thanks, boss. Salamat sa pagsampa. Salamat. Yun. O sana ba si ano? Si Cap. Ay Cap. Alin, balikan na lang natin yung ano, very rough chords sa Lipad at saka sa last song ng yung kanina. So just yung run it down the whole chords, the progression. Kahit hindi mo na iano ipi-play sa verse. Kahit lang hindi ng mo na demonstrate, ano lang sabihin mo na lang sa amin yung chords mismo. Nang Lipad. Recap lang ng Lipad. Recap lang. E minor, D over F sharp or D, pwede naman D lang. Mm-hmm. G, C. Basta yung ginawa ko lang sa intro is the four bass lang ang tumakbo halos. E, F sharp, G, hammer ng B, tapos C. Yun. Yeah. Yun na yung parts niya ng chorus. Tapos ang stanza niya is E minor. Nakalagay yung dalawa rin beats na ilalim. E minor. Okay. Tapos D, G, C, D. Bali, itong dalawa hindi nawala ito sa ilalim. Pero lang yung nag-D ako. Okay. So ikaw ka, Primart, naano mo yon? Nakuha mo yon? Yung lagi parts niya. Oo, nakuha ko. Okay. So kumbaga ganyan to. E minor, D over F sharp, G, C, and D. Okay. So kumbaga ngayon ito. Yes, yeah. Same chorus niya yun lang. Yun na rin yung intro. Okay. Then sa, ano lang? Tama ba? Okay. Yun. Oh, yun. Magsaka agad sa D. Magka ano na si stop agad. Yeah, dapat mahaba-haba to eh. Di ba ka, Primart? Sayang yung ano, baka sa next episode. Okay, babalik. E minor. Tapos ang bilang ng C niya is parang nagalawa lang. One, two, three, four.
Yun ang sa istansa niya. Okay. Parang kinulang tayo ng oras, Kap Raymart, ah. Oo nga eh. Ang sarap ng kwentuhan kasi, ang sarap ng kanta. Kasi napatagal tayo sa ano eh. Sa dapat nating matutunan talaga itong mga kantang ito. Dapat na marinig. Hindi ko na naturo yung iyong laban. Eh, may susunod na episode pa naman eh. So, guest kayo ulit. Dapat parang kung maimbitahan natin yung complete band na magtutugtog dito, why not? And ituturo nyo na same time. No. Kasi plano ni boss na i-record yun, di ba? So, pag mag-record na yun, guest na ka namin kaya, ulit. Para ano, ma-play namin yung or ano, yung talang recorded song, kumbaga. So, any parting words sa iyo, Cap Joey? Mm-hmm. Sa para sa atin, sa mga nanonood at saka sa YouTube na rin at sa Facebook. Pwede. Sino mga gusto mong pasalamatan pala? Ayan, maraming salamat sa mga nanonood ngayon. Sa mga kapatid dyan at sa mga kaibigan na nanonood. Sa inyong dalawa, kaya Sir Jonas at kaya Ray Mark. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. Kay Boss Rani, maraming salamat and suporta natin yung mga musika ng Madhouse at mga musika ng mga Pilipino. Ayan, salamat sa inyo. Ayun, salamat. Napaka-privilege. Ayun nga. Napaka-privilege namin na nag-guest ka dito, Cap Joey. Yun na talaga yung ano eh. Yung parang target ko, yung matuto yung pag ako ay tumanda. Ikaw ka, Primart, anong mga parting words mo? Imbitahan mo ulit sila sa susunod nating episode. So, next episode natin sa Sunday, ang guest po natin is si Roach, si Daddy Bass. So, isa rin siya sa mga pinakamagaling na artist sa ano songwriting world din. So, abangan nyo si Roach, si Daddy Bass next Sunday. And sa mga nanalo, i-message nyo lang po kung saan. Tika lang, ilalagay ko lang yung link ko dito para doon nyo ako i-message sa Facebook ko mismo. Ito, ilalagay ko lang muna. Ayun. And then congratulations pala sa lahat ng winners natin ngayon. So please message Cap Raymart sa mga ano nyo, sa name and your GCash, your number. O ano yung mga kailanganin para matanggap niyo yung premium. Yung mga nanalo nga pala si ano si Kap Melissa Corpus, si Daddy Pabs, si Yang dalawa, tapos dalawa din kay Yeye Baitaray. So i-message nyo lang po yung Facebook account ko para makuha niyo po ang inyong premium. Alright, i-try kong i-play ulit yung as our parting song or last song, yung Lipad. And if hindi mo marinig, pasensya na talaga. I think may something sa audio ko or sa pag-play ko. So again, thank you guys for this afternoon. Thank you, Joey. And sanay sa next na mag-usap tayo ulit at turuan mo kami ulit sa kanta niyong bago na sinabi ni boss. Right. Okay, salamat. Thank you. Bye, Cap Joey. Bye, Cap Joey. Salamat sa inyo. Thank you. Ayun. So, subukan natin, Cap Raymart, na i-play yung Lipad ni Cap Joey. Mm-hmm. Okay ba sa'yo? Yes po. Okay lang po. Alright. Thank you nga pala sa lahat ng mga sumama sa amin ngayon sa episode na to. So, naway natuto kayo and nag-enjoy and sa mga nanalo, congratulations. Lagi niyong tatandaan sa show na to, ang 3 M's, manood, yes. Manalo, matuto. Yes. Yun yung maganda doon. Manood, matuto, lalong-lalo manalo. Na manalo. Ang ganda na, 3 M's. Parang Madhouse din ba, 3 M's. So, subukan ko i-play ito ha. Alright, let's do it. Narinig mo ba ka, Primark? Yes. All right. Here's Refeel Band, Lipad. Enjoy, guys. Have a great afternoon. Bye, Cap Raymart. Gusto kong lumipad palayo kahit sandali. Balikan ng noon kung saan nagkamali. Gusto kong mapadpad palayo kahit sandali.
harapin nang noon na titama ang mali. Gusto kong gumawa ng bagay na hindi ko nagagawa. Gusto kong harapin ang pangarap kahit na ako ay madapa. Gusto kong malaman ang lahat nang di ko naaalam. Gusto kong umangat ng kay taas, maabot ang inaasam. Gusto kong lumipad palayo kahit sandali, palikan ng noon kung saan nagkamali. Gusto kong mapatpat palayo kahit sandali, harapin ng noon na titama ang mali. Gusto kong makita ang lahat nang di ko makita. Gusto kong harapin ang bukas nang walang naaaksaya. Gusto kong sumabay sa buhay, buhay na naiiba. Gusto kong marinig sa akin na ako'y di madadapa. Gusto kong lumipad palayo kahit sandali, palikan ng noon kung saan nagkamali. Gusto kong mapatpat palayo kahit sandali, harapin ng noon na titama ang mali. Balikan ng noon kung saan nagkamali. Gusto kong mapatpat palayo kahit sandali, harapin ng noon na titama ang mali. Gusto kong lumipad palayo kahit sandali, balikan ng noon kung saan nagkamali. Gusto kong mapatpat palayo kahit sandali, harapin ng noon na titama ang mali. Gusto kong lumipad palayo kahit saan lumipad, palikan ng noon kung saan nagkamali. Gusto kong mapatpat palayo kahit saan lumipad, harapin ng noon na titama ang mali. Gusto kong lumipad palayo kahit sandali, palikan ng noon kung saan nagkamali. Gusto kong mapatpat palayo kahit sandali, harapin ng noon na titama ang mali. Three. Diyan sa piling mo, makakaasa ba? Iingatan mo, kung di na marinig mga sinasabi mo, sasambitin pa ba? Thank you.
makakita, hindi na makadama sa aking paghimbing. Ko ba'y nandyan pa rin? Mapapangako mo, wagas na damdamin, o aking sinta. Pag ako ay